Oops! Ngayon po, magpapakain tayo sa ating mga manok. Kahop at saka kudling feeds. Tapos, haluan natin ng vitamins. Ay, sa. Ito yung gamit natin ng vitamins, oh. King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Napaka-effective itong gamitin para sa ating mga lagang manok. Mga sisiyo natin, mga baboy, biik, baka, kambing, alabaw, pwede siya sa rabbit, pwede siya sa kabayo. At napaka-simple lang ang paggamit sa King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Isang kutsara lang sa bawat 4 litrong tubig or isang kutsara sa bawat 3 kilong feeds. Kapag magkaroon ng sipon yung mga alaga at sisiyo dito, panong sporty yung gamit natin at panong scapit naman para sa mga inahin at tandang. Yung manok natin, oh. Nakapasok siya sa kulungan na may mga sisiyo, ah. Tinuka siya ng inahe. At tainumin natin siya ng panamoks. Ito po. Panamoks couplet ang ipainom natin sa kanya. Couplet, nakatulong to para mabilis gumaling yung sugat niya. May bagong sisiyo naman dito, oh. Hello. Ay. Oops. Kuwado. Labing isa yung sisiyo natin. Wala natin yung lansa. Malalaki ng mga kapulin siya, oh. Pero kailangan itong matayan, baka pumunta sa sapa. Lagyan natin ito ng tubig para dito sa maligo. Hindi lang yung malalim. Delikado yung malalim. Baka may mga sisiyo na malunod. Ah!
Yung gansa, napakahilig yan maligo. Tuwing gabi, ibalik na namin sila sa tulungan. Para to kay George. Umiyak na si George mga kaprobinsya. Nahingi na siya ng pagkain. Halo natin na ang betabis yung pagkain. Yung mga sisyo na amigin niya. May kasamang pabo. Parang walang namatay sa tingin niya ng mga sisyo. Nasa 86 to or 19. Yung mga gansa natin oh, nakita na nila yung tubig. Gusto agad nila na maligo. Naligo na yung gansa natin. Kahit first time pa natin silang ibinaba sa lupa, tubig agad yung hinahanap nila. Hello, George. Gutom na, George. Kumain agad si George. Basta magutom siya. Mag-ingay na si George. Mahina ang feeds. Bitas mga kaprobinsyo. Check natin yung musal niya. Baka naskip na naman. Hapon po may pumunta dito yung bumili kay Tanggol. Sa mga hindi po nakapanood kahapon, sa una natin mga video, si Tanggol po na ibinta na natin. At nang pumunta siya dito, natanong siya kung magkano yung presyo sa ating mga baka dito. Hindi natin pre-initiwan, baka bilhin pa. Oh! Mmm! Usik yan. Nakpier ha? Psst! Ano guna?
Magandang klase si Bitas. Malaki yung ulo na. Psst! Ikaw ba? Psst! Mupang budget-budget at ang Napier ron. Mupang... Sumayo ni Napier. Namangha po yung nakapunta dito sa ating mga kaprobinsya. Namangha siya sa ating mga baka na galing sa Batangas. Sabi niya, akala niya nasa cellphone lang niya makikita yung mga baka na malalaki yung tainga. Nang nakita niya doon, sabi niya, meron pala tayo dito. At mahilig din siya sa baka na mga magagandang klase. Kaya binili niya si Tanggol. Si Tanggol ay upgraded lang. Hindi siya pure kasi native yung nanay niya. Bitas, oh. Ito na sulay pag-awas sa Bitas daw. Tingnan natin yung katawan ni Bitas. Pa-exercise natin. Nagmaoy si Bitas dito. Yung Napier. Sinuwag niya. Parang gusto niyang lumabas ba? Labasan natin. Put lang na yung PC itong sa taas. Kaya yung sumpahin ako daw suot. Isla na yung PC bag mababa. Yan. Ula. Ula. Bawa. Ula. Ang wild just bitas, oh. Parang si Pugi dati pag magkalabas. Ah. Hmm? Malaki na po si Bitas mga kaprobinsya. Sos. Ah. Bunat. Hoy! Ito yung bunat po. Wow. Ikot daw. Tapang oh. Bitas, huwag kang magtapang-tapangan. Kagwapos baka, oh. Ito lang talaga mga kaprobinsya, basta galing sa kulungan, tapos magkalabas. Ganun agad yung gawin nila. Maigo kare. Isuga. Hey, mas naman tas. Sos. Wow. Na wow yung katawan ni Bitas. Kahit kuan lang yung pagkain namin. Budget-budget lang muna sa ngayon. Kabuhin na hapit daw. Si Bitas dati pa to, may ugali na. Noong maliit pa siya. Nanuwag. Gusto ko sana siyang lapitan pero hindi tayo makalapit sa kanya. Ilo, ilo, ilo. Sige. Yan. Mapapawawa tayo sa katawan ni Bitas mga kaprobinsya. Sige. Ibigay mo. Itodo mo. Oh. Tas, tay ka pa ko, tas. Kapar ko ulo ba, anak? Anak.
Unsa makamakahaka? Kaya pag may alaga tayong baka mga kaprobinsya, dapat maingat tayo. Hindi tayo magkumpiyansa. Hindi ko po makalimutan mga kaprobinsya na binili natin si Bitas. Napakapayat. Tapos may nagtanong pa sa atin, sa dami-dami pa daw na baka ng mga matataba, bakit si Bitas pa yung binili natin? Pero nung nakita natin si Bitas, nakitaan natin siya ng potensyal na malaking baka pag mapataba natin. Kaya success po tayo sa pagpapataba ni Bitas. Wala na yung samad. Umunog sa yung samad gamay ligid ng pusod. Wala na. Di na sa maliway. Sa ngayon, hindi natin siya mapaliguan kasi kulang tayo sa tubig. Mahina yung pressure sa ating tubig dito. Puro samad siya. Relax na gutas. Malito siya. Kaya kahapon na pumunta dito yung bisita natin, yung bumili kay Tanggol, nagtanong siya kung magkano ba yung binta natin kay Bitas. Sabi ko po, ayaw ko munang magbigay siya ng presyo kasi baka bilhin mo. At sa ngayon, hindi pa natin pwede ibinta si Bitas. Siya yung gamitin natin taga-kasa dito pag mag-retire na si Pugi. Or backup siya, backup. Tapos pag wala na si Pugi, siya din yung backup kay Limer. Sa nag-request dyan kay Bitas, ito na po si Bitas, oh. Pinalabasan namin para makita natin yung kanyang katawan. Ang maganda sa mga baka na hindi kulay puti mga kaprobinsya, hindi masilan yung mga balat nila. Uy, malibag ka niya. Hindi ka pa tapos? Yan, kalmado na siya ng konti. Gusto ko lang siyang mahimas-himas ba? Very good. Yan, oh. Luag pagkipanit mga kaprobinsya. May ibubuga pa to sa Bitas. Matag, magkabuhi ka tas. Sakpan ko rin mo. Hapit na pagkabuhi daw. Naragod. Hindi mo ko mangaway. Sabi na ako samad. Ano ratas? Matika wa yun. Ang ganda mong sakyan tas ah. Gigil ako sa'yo. Pero hindi tayo magkapiyansa sa kanya. Kailangan maingat tayo. Kahit sa kambing, pag may alaga tayo, hindi tayo magkumpiyansa. Mga bata, huwag yung putong gayahin, ha? Dati, hindi ito masyadong malaki. Yan. Nang napagod na siya ng kunti, nagpahimas na siya sa ate. Oops! Yung isang baka naman natin yung palabasin. Si Kungkong. Si Kungkong. Si Kungkong hindi siya masyadong agresibo compared kay Bitas.
so madumi yung katawan dahil po kulang tayo sa tubig. Yan. Tulong ikot. So pasensya muna sa mga katawan ng ating mga baka, mga kaprobinsya. Hindi po natin sila malilinisan ng husto. Hindi natin sila mapaliguan dahil mahina yung pressure ng aming tubig dito. Si Kung Kung, kung ano siya, mas madali siya natin ibinta compare kay Bitas. Kasi hindi lang natin siya gamitin na gawing taga-kasta. Pero sa ngayon, hindi muna natin siya ibinta. Maliit pa. Pero pag may nakagusto kay Kung Kung, pero medyo mahal pag naibinta natin siya. Kung may gustong bibili. Napakalumi sa kanyang katawan. Pero lumaki pa ito mga kaprobinsya. Yung katawan na yan, pag tuluhan natin sa pagkain, tumaba pa yan. Igo ko! Yeah, mata. Wah. Oh, kabuhi na. Dito po sa ating mga kaprobinsya, kailangan po natin magbawas minsan ng ating mga alaga dahil may mga baka na tayong buntis. May isa tayo dyan na malapit na mga anak. Tapos pag nabuntis yung tatlo na ating babae, so madadagan naman yung baka natin. Si Tanggol may nakagusto, so ibininta natin si Tanggol. Yung presyo kay Tanggol parang tama-tama lang. Naibinta natin sa halaga na 33,500. Sa mga hindi din nakapanood sa una nating mga video, yung baboy natin, naibinta na rin natin. Pati si Kara, naibinta na rin si Kara mga kaprobinsya. Sinamantala po namin ngayong buwan na ibininta si Kara kasi Mayo pa. At maraming naghanap sa mga kalabaw na mga malalaki. Nang dumating kami doon sa stockyard, pinag-agawan si Kara. Dahil gusto lang gamitin sa pag-araro. At si Kara, marunong na po siyang mag-araro. Medyo okay na po yung presyo kay Kara mga kaprobinsya kasi naibinta namin siya sa halaga na 56,000. Tapos yung kapital namin sa kanya, 33 lang, 33. Tapos nakaanak pa siya kay Jico at si Jico naibinta natin sa halaga na 31,000. So medyo kumita tayo kay Kara. Bininta namin sa Kara kasi hindi po siya nabuntis at lugi tayo sa kanya pag palagi nating alagaan. Tapos hindi siya mabuntis at si Kara hindi po siya lumaki pa kasi may edad na si Kara. Kaya ibininta namin. Yung mga baboy natin nasa hustong edad na or nasa hustong timbang na, kaya ibininta na natin. Kasi dito sa amin, ang gusto ng mga buyer ay nasa 80 to 100 kilos. Pag lumagpas na ng 100 kilos, ayaw na po lang bilhin kasi umaayaw na daw yung mga nasa palingki, yung mga suki nila sa lamisa. Sa isang linggo, nakakita tayo dito sa ating area sa baboy natin 84,270, tapos yung si Kara 56,000 si Kara, o si Tanggol 33,500. So sa loob ng isang linggo may pumasok na pira sa ating farm na 173,770. Yun po. So yung pera na yan, panghanda na yan para pangbili ng feeds kasi hindi natin alam kung hanggang kailan yung El Nino dito. At dito sa atin ngayon, wala na. Ito na lang yung napier natin. Doon, hindi na tumubo yung mga napier doon sa kabila. So asahan natin na sa sunod na mga linggo or sa sunod na mga buwan, doon lang muna tayo umasa sa feeds. So yung pera na kinita sa ating mga alaga dito, pangbili lang to ng feeds. Yan. At si Kung Kung, mukhang hindi natin ito mabinta kasi pag may magagusto sa kanya, mahal yung binta natin. Pero pag may magka-interesado, pwede naman yan pag-usapan. Hindi natin masabi mga kaprobinsya na yung kita natin ngayon medyo malaki-laki po. Pero matagal pa ito ulitin. Except pag magbinta tayo ng mga malalaking baka dito. Katulad kay Pugi. Si Pugi, target po namin na ibinta namin siya this coming December. Sa mga buwan na yan, pwede natin gamitin si Bitas na taga-kasta.
sa ating mga baka dito. Parang hindi pwede tayo mag-alaga ng mga malaking baka na marami. Ang gagawin lang natin dito, pag may mga baka tayo na lalaki na anak sa ating mga magagandang klaseng baka, pag may magkagusto tapos bilhin nila sa mataas na presyo, pwede natin dispatsar, pwede natin ibinta. Pero pag hindi tayo makasundo sa presyo, yun po ang alagaan natin. Kasi balak po natin na ang paramihin natin dito, yung mga baka na babae. Sa ngayon, may 8 tayo na babae. Pang-8 si Marimar. So marami na yan pag sabay-sabay sila mga anak. Tapos pag magkaanak na yung mga baka natin na galing sa Batangas, pag may babae, alagaan din natin. Para yun din ang gawin nating inahin dito sa ating area. At yung alaga namin dito na napakasarap yung buhay nila, yung dalawa nating kalabaw, si Paula at si Paloma. Shout out po kay Sir Paul Perez. Yan, Sir Paul, shout out po sa inyo. Maying buntag, sir. Maying adlaw. At shout out naman kay Sir RCC na palagi din nag-comment sa ating mga video. Sir Norman Puliket, sir, shout out. Nasaan kaya yung kalabaw natin na dalawa? Andito lang yung kanina. Umalis siguro. Kabataan yung kalabaw daw? Ah, pinakawalan lang namin sila mga kaprovinsya. So, dito po. Kinain lang yung mga napier. Tsaka namin sila itali pag mainit na yung panahon. Dalhin sa paliguan. Pinakawalan lang natin yung dalawa nating kalabaw, si Palo at si Paula, para tumaba sila ng konti, hindi sila mamayat ng husto. Pero maubos yung mga konsumo nila dyan, wala na tayong magawa pag pumayat sila. Hanapin natin yung dalawang kalabaw sa pamamagitan ng ating drone, para makita natin sila kung saan sila pumunta, kung saan sila umabot. Tingnan natin kung nasaan na yung dalawa nating kalabaw. Nakita natin yung ating kalabaw. Kinain na yung mga niyog natin doon. Patay na yung mga niyog ngayon. Pero ngayon lang yan, pag magkaroon na dito ng maraming damo, ipasok namin sila doon. Nakatuloy ng probinsya, kain na na po. Ito yung pagkain namin, oh. Paksin na tilapia at lauoy na gulay. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na na. Lumulo mana? Lumulo. Masarap ng gida ano? Masarap ng gida. Ay lumulo.
Pinoy na Pinoy. Walay bang utog dito daw? Yute lang. Yute lang. Dahan kayo na pirin ito. Paglubi pa dyan yung kaos kalabaw. Ano sa? Ang pangang may gasayawan. Tama ba? Meron pa ako. Ang atas mo naman kung dito tayo stacker mo naman magulay na malit ang baka at kalabaw niya mahalin magkawala naman po hindi magpipiyayin mo tao para itong burak-burak po kaon doon ayun pa pida-pida kaon doon. Kasi mong kukuhang bitas ha. Ang pangambok nga. Kaya dito, nalang tubo nila ako. Nakikip naman sa ito yung aas. Nalang malakan ang ulo-ulo. Hindi ba mukhaan siya? Tumpay sa bitas. Dong. Balot po. Wala gedungan gini mga kuan. Nah, balot po. Ibuwal nis naman eh. Yan lang muna ang mga kagarapan dito sa amin mga kaprobinsya. At maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga salang viewers, sa mga kaibigan natin na nasa bansa na palaging nanonood. Sa mga sulit kaprobinsya dyan, sa mga palagi ng comments, sa mga likers, maraming maraming salamat po. At maraming salamat din sa ating sponsors, King's Beta Plus Animal Feed Supplement, Panos Forte, Panos Couplet, Intenso Plus, Intenso Premium, Worms Logo, and King's Beta Pet. Shoutout muna sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout kay Vicente Castor, Tropang Moreno from Australia. Shoutout kay Edin Rose din from Jinsan. Shoutout GC James Channel from Digo City, Davao del Sur. Shoutout kay Arlene Ibuena from Bohol. Shoutout Hubak Family. Shoutout Lipat on Vlog watching from Riyadh, KSA. Shoutout kay Napoleon Lusada from San Felix, Santo Tomas, Batangas. Shoutout kay Miss Reid from Riyadh, KSA. Shoutout Onyot Family from Cadiz City, Negros Occidental. At sa mga hindi ko po na shoutout, shoutout na lang po sa inyong lahat at maraming salamat po.